Hello, welcome back to my channel. Ngayon ituturo ko sa inyo ang mga basic parts ng computers. So, umpisahan na natin. Bali dito, makikita natin yung isang set ng computer. So, may keyboard, LCD monitor, CPU, headphone. So, pwede na siyang gumana sa basic part ng computers. Okay? So, unang part is ang keyboard. Ito yung keyboard. Ito. Ito yung keyboard. So, kapag walang keyboard, hindi gagana ang computer. So, kailangan ng keyboard. Okay? Tapos, ang mouse. Ito. Ito yung mouse na ginagamit. So, sa mouse, kailangan ng mouse para gumana rin. Kasi kapag walang mouse, napakahirap gamitin ng computer. Okay? Tapos, siyempre, ang LCD monitor. Ito. May monitor tayo. May mga iba-ibang uri ng monitor. May LCD monitor. Nasa akin ngayon is ang LCD monitor. Okay? Kailangan yan para mapagana natin ang desktop computer. Pangalawa, ito yung CPU. Ito yung tinatawag natin CPU. May iba-ibang CPU. May tower CPU. May desktop CPU. Bali ito, desktop siya. So, ano siya? Manipis, slim siya. Kaya may iba-ibang CPU. Pero sa CPU, mayroon din DVD ROM. Ito yung DVD ROM. Dito tayo naglalagay ng mga DVD movies, mga installer, dito natin ilalagay. Okay? So, dito meron tayong headphone. Alternate ito sa speaker. Halimbawa, kung ayaw mo ng speaker, mag-headphone ka. So, kailangan meron ka ring headphone para kung manunood ka ng movie, maririnig mo siya. O kaya, kung wala kang headphone, may alternate dyan yung speaker. So, yung speaker, malakas yun. So, hindi mo ilalagay sa tenga. Kaya mas maganda ring gamitin yung headphone kasi ikaw lang yung makakarinig. Okay? So, sa CPU, maraming parts yan. Ito yung CPU. Maraming parts yung CPU natin. So, may DVD. Okay? May USB. Dito, ito yung USB na sinasabi. USB slot. Dito natin sinasaksak yung mga USB flash drive. Okay? So, USB flash drive, dito natin ilalagay. So, sinabi ko kanina, dito natin ilalagay yung headphone. So, may mic siya, tsaka may headset. Okay? So, parang ganito yan. Paano ba ilalagay to? So, ganito lang ilapaglagay dyan. So, makikita natin dito, merong mark to. Merong nakalagay dito kapag headphone. Nyari ito, headphone siya. Dito natin nilalagay. Okay? Dyan natin nilalagay yan. So, headphone. Ito rin, ito naman yung mic. Ito yung mic. So, ilalagay natin dito sa mic. Ayan, ganyan siya. Okay? So, gagana na ang headphone mo. Ngayon, yung mouse. Paano ilalagay ang mouse? Depende sa slot ng mouse. So, ang mouse natin is USB siya. Okay? USB yung mouse natin. Ito yung mouse. USB ang ano, ang slot niya. So, pwede natin isaksak sa USB. Okay? So, may iba-ibang saksakan yung mouse. Mayroong PS2 na sinasabi. Pero dito tayo, USB tayo ngayon. So, USB, pwede natin ilagay dito sa USB. Okay? Gagana na yung mouse.
Ngayon yung keyboard. So sa keyboard, iba-iba ang saksakan din ng keyboard. May USB type, may PS2. So ang keyboard natin ngayon is USB siya. So may mga high-tech ngayon, yung mga keyboard is wireless na. Parang wireless na siya, hindi na siya sinasaksak ba. Okay? So sa ngayon, ang keyboard natin is USB type siya. Ito. Pwede natin isaksak din dito. Okay? Ngayon, pag puno na dyan, sa likod meron. Okay, sa likod merong USB slot yan. Ayan. So, may USB slot. Pwede natin ilagay dyan kahit saan. Sa USB. Ito. Ito naman yung bumili ako ng Wi-Fi dongle. So, ito, ginagamit ito para makakonect ka wireless sa internet. Okay? Ito yung Wi-Fi dongle na sinasabi ko. Kapag gusto mong kumonect sa Wi-Fi, bili ka lang ng ganitong klaseng Wi-Fi dongle para makakonect ka sa Wi-Fi. Ngayon, pwede rin direkta ka kukonect gamit yung LAN cable. Ito yung LAN cable na sinasabi. Okay? Ito yung LAN cable. So, pwede mong i-connect ito sa LAN. Tapos, dun sa modem. Dito siya ilalagay. Yan. Diyan mo ilalagay. Tapos, dun sa modem. Okay? Wait lang. Kukunin ko yung modem natin. Okay, ito yung tinatawag na modem. Kinuha ko yung modem. Yung Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So, may iba-ibang klase ng modem. Merong smart, merong SAN. Okay. So, sa modem, may slot sa... Itong Wi-Fi modem nito, Wi-Fi siya. Pwede kang makakonect gamit ito. Gamit yung Wi-Fi dongle. Ito. So, pagka nilagay mo yan dito, makakakonect ka na dito sa modem na to. Okay? Ngayon, kapag wala kang ganitong Wi-Fi dongle, ang gagamitin mo is cable LAN. Pwede siya. Pwede rin. So, ito, i-connect mo yung dilaw na yan dyan sa LAN cable, sa LAN slot na yan. Ngayon, may itong modem nito, meron siyang saksakan para sa LAN. Ito yun. Ayan yung LAN niya. So, kapag sinaksak na natin dyan, okay, pag sinaksak mo na dyan yung dilaw na yan, yung cable, LAN cable, tapos sinaksak mo na to sa 220 volts, gagana na siya, magkakaroon ka na ng internet. So, ganun lang kadali yung paggamit ng modem para magkaroon ka ng internet sa iyong desktop computer. Okay? Ngayon, high-tech na kasi. Kaya hindi na ginagamit kadalasan itong dilaw net na cable nito. Hindi na yan ginagamit kasi nga maiksi. Maiksi siya, di ba? Maiksi yung LAN cable. So, ang ginagawa ng iba, bibili na lang ng Wi-Fi dongle. Ito. So, pag sinaksak mo dito yan, pag sinaksak mo sa USB slot siya, oh. Pag sinaksak mo sa USB slot yan, ganyan. Ngayon, pag itong modem natin, may Wi-Fi yan. So, kapag ka ito, sinaksak natin sa 220 volts, gumana na yung modem natin, tapos pinagana mo na, auto-detect naman siya. So, makakakonect na yung CPU mo sa Globe at Home prepaid Wi-Fi. Kahit wala ng cable. Wireless na siya. Magiging wireless. So, magandang tip yun, di ba? So, ngayon, ano pa ba ang i-explain natin? Okay, ayan siya guys, kinuha ko yung cable, yung power cable. Ito yung tinatawag na power cable. Parts din ng computer to, ha, power cable. Ito, may power cable to. So, ang power cable, kapag
Gusto mo nang pagganahin, sasaksak mo 'yan dito. Ayan. Tapos itong another end ng power cable, isasaksak mo dun sa 220 volts sa socket, sa ano, sa kuryente para gumana yung CPU. Okay? So sa monitor naman, yung LCD monitor natin, meron din power cable 'yan. Ito 'yon. Ito yung power cable. Okay? Kita nyo ba? O, ayan. Ayan yung power cable. So, ayan. Paganyan siya. Ito, isasaksak rin sa 220 volts. Depende yan sa ano ha. May 110 volts, may 220. Kailangan din na makita ninyo na yung ano niya, yung voltahe niya kung ano. Sa Pilipinas, 220 volts lahat yan. Okay? So, ano pa i-explain natin? So, ngayon, para gumana yung monitor, di ba, isasaksak na natin to sa 220 volts. Tapos, yung dalawang cable ng monitor, no? Ito yon. So, ayan. Dalawang cable ng monitor natin, ayan siya. So, isasaksak dyan dito yung ano, yung serial cable yan. Okay? Yung tinatawag na serial cable. Ngayon, ito, ilalagay natin sa CPU. From monitor, papunta sa CPU. So, ito yung slot ng monitor. Makikita mo naman, oh. Ito is lalaki yan. Male. Lalagay mo sa babae. Sa female. Female slot. So, yan. May female ang tinatawag dyan. May female, may male. Okay? So, pwede natin isaksak yan dito. Para gumana yung monitor. Yan. Gaganyan nga. Yan. Ganyan. Okay? Dahan-dahan lang ang paglagay dito ha. Baka mabaloktot yung... Mabaloktot ito. Yan. Baka mabaloktot. So, kailangan dahan-dahan. Dahan-dahan lang ang paglagay. Para hindi masira. Okay? So, marami na akong naituro. Pagka ito na, ilagay na. Under na ang monitor. Okay? Tapos, yung mouse nakalagay na. Yung headphone, yung keyboard nakalagay na. Yung power cable. Yan, gagana na siya. So... Bago natin pagganahin, ano pa ba ang gusto, ano pa ang nakalimutan kong ituro? So, wala na, no? Ngayon, ituturo ko na rin dito kung paano, kung ano yung nasa loob ng CPU. Okay? So, tuturo ko na rin kung ano ang nasa loob ng CPU para malaman na natin. Para isahan na lang video. Okay? So, ngayon, itong CPU neto, siyempre, bilang user, kailangan alam natin yung parts sa loob nito. Tsaka para na rin humaba yung buhay ng CPU, kailangan nililinis ang loob nito kasi puro alikabok to. Puro alikabok yung CPU. Ito. Kailangan binubuksan din yan. Binubuksan din dapat natin yung CPU para linisin yung loob. Kasi pag minsan kasi diyan namamahay yung mga lizard, yung mga butiki, diyan nangingitlog. Kapag naitlogan yung fan, hindi gagana yung fan. Mag-i-stop yung fan. Ngayon pag nag-stop yung fan, ginamit natin, hindi natin alam. So hindi gumagana ang fan, magiinit yan, masisira na ang CPU natin. So ganoon ang tip ko sa inyo. Ang tip ko sa inyo, para siguro monthly, pwede nyo buksan para linisin. Okay? Para humaba ang buhay ng CPU. Kahit second hand yan, kahit brand new yan. Basta, ganun. Every month, bubuksan ninyo para linisin. Pwede, ang paggamit ng paglinis ng CPU, pwedeng vacuum or yung brush. Okay? So ngayon, bubuksan natin yung CPU para malaman na rin natin ang parts doon sa loob ng
CPU. Okay? So, pagbubuksan natin ang CPU, unplug natin. Unplug. Unplug lahat. Tanggalin itong mga Wi-Fi dongle. Kung mayroong mga ano rito, tulad nito dito. I-unplug mo yan. Ito, yung ano ba to? Mouse. Unplug mo yan. Yung headset, di ba? Ito, headset. Unplug mo yan. Ganyan. Okay? Ngayon, paano bubuksan yan? Iba-iba ang klase ng pagbukas. So, dito, kung ganito CPU ninyo, matutunan ninyo ang pagbukas. Yung tower, mas madali yun. Ternilyo lang yun. Tanggalin nyo yung casing nun. So, ito, madali lang din ang pagbukas ng ganitong slim type. Okay? So, ganito ang pagbukas. So, ayan. Ayan lang yung pinaka-ternilyo niyan. Tatanggalin mo lang. Okay? O, ito. Dalawa lang naman yan. Yung sa tower, apat yun na tornilyo. Ito, dalawa. Okay? Ito yan, yung mga tornilyo niya. Okay? So, off mo lang yan. So, ngayon, i-slide mo lang yan. I-slide lang natin. Okay? So, okay. Wait lang. Slide. Wait lang ha. Bubuksan ko muna ha. I-slide ko. Okay. Ayan guys. So, paano pagbukas? I-slide mo lang pag ganyan yan, no? Tutulak mo lang ng pag ganun. Ayan, no? Diba? O, pag ganun, diba? Nakasara. Tapos, i-slide mo lang pag ganun. Ayan. Ayan, ganyan siya. Okay. Pag na-slide mo ng ganyan, pwede mo na iangat. Pwede natin iangat yan. Okay. Yun, no? Naiangat na natin, diba? O, yan, no? Naiangat natin. Ito yung casing cover. Okay. Yan, naiangat na natin siya. So, ngayon, medyo marumi, di ba? So, hindi ko masyadong nalinis. Hindi ko talaga nilinis yan para tuturuan ko kayo kung paano linisin yung loob ng CPU. Tingnan mo, oh. Puro alikabok, di ba? Kung di mo bubuksan yan, ngayon, yung mga yan, pwedeng mag-cause yan ng pagkasira ng computer ng CPU ninyo. Kapag yan, nag-init na yan, wala na. O, tingnan mo, mayroong mga spider, oh. Pero may cover yan, ha. Tingnan mo, di ba? Napaka marumi, di ba? Marumi ang ano. So, 1 month ko na kasi hindi nalilinis. So, lilinisin ko na ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng loob ng desktop computer. Okay? So, dapat panoorin ninyo to, guys. Kasi, tuturuan ko kayo para humaba ang buhay ng CPU ninyo. Okay? So, marami siya, di ba? So, sa ngayon, tuturo ko muna yung mga part sa loob ng CPU. So, dito, ito yung DVD ROM. Ito yun. Pag ayaw gumana, bili lang kayo ng DVD ROM. Ayan, bili lang kayo ng DVD ROM. Tapos saksak nyo, nagana na siya, di ba? Ganun lang yun. So, meron gumagawa rin ng DVD ROM. Kung gusto nyo paggawa, ipagawa mo na lang. So, tatanggalin mo lang dito yan. Ayan, dito. Yung, ito yung cable niya. Dalawang cable lang yan. Yung power, tsaka yung data cable eh. Okay? Ngayon ang DVD ROM. So, ito na yon. Ngayon, ito yung CPU. Itong nasa ibabaw, ito yung CPU fan. Kasi, ang CPU, nagiinit to. Nagiinit. Ngayon, kaya nilagyan ng fan. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Kapag yan marumi, hindi gumana, hindi umikot ng ganyan. Hindi umikot. Magiinit yun, masisira na yung CPU ninyo. So, ito yung processor fan. Okay? Tapos, ito yung pinaka-processor. Yan, ayan yung pinaka-processor niya. Yan, ito to. Yan. Yung nasa ibabaw ng fan, tapos yung nasa ilalim niya, CPU processor yun. Okay? Pinaka-importante sa lahat yan. Yung processor. Yan. Okay? Then, ano pa ituturo ko? Ito. Ito yung memory. Ito yung memory niya. So, yung CPU ko may 2
2 gigabytes memory yan. Ito. Ayan yung pinaka memory ko. So, kung sa, kumbaga sa cellphone, yung memory mo, kung ilan, kunyari, ang memory ng cellphone nyo, 4GB. Ganun din sa CPU, may memory rin siya. Okay? Ito yung system memory. Okay? Iba yung storage memory, ha? Ito, system memory siya. Okay? Yan yung, yan ang memory niya. Okay? Then, ang another na ituturo ko, ito yung hard disk. Nasaan yung hard disk? So, yun, no? Nasa ilalim. Nasa ilalim ng DVD-ROM. Okay? Ito. Ito yung hard disk drive. Malaki siya, di ba? Ito yung pinaka storage ng, ito yung pinaka storage kung saan inilalagay natin yung mga data. Okay? Ito yung hard disk drive. Okay. Ang hard disk drive, yun yung dito natin inilalagay yung mga files. Sa cellphone, halimbawa sa cellphone, yung storage mo, ganun yun, yung hard disk drive, pinaka-storage. Okay? Doon na ilalagay yung mga picture, yung mga files. Ayan. Itong hard disk drive, malaki lang siya doon sa flash drive. Yung flash drive, di ba? Sa flash drive, maliit lang yon, sinasaksak sa USB. So, itong hard disk drive, ito yung pinaka storage natin. So, yun yung parts ng CPU. Ngayon, dito, may motherboard yan. Nasaan yung motherboard? So, ang motherboard, doon nakalagay lahat. Lahat na, kunyari, yung ito, nakalagay sa motherboard. Yung processor, nakalagay sa motherboard. Ayan, yung buong, yung square na yan, motherboard yan. Diyan nakalagay yung, diyan naka-attach yung DVD-ROM, hard disk, memory, processor, yung power supply. Ito pa pala ang parts ng computer, yung power supply. Ito yung power supply natin. Okay? Yan ang power supply. And then, importante ang battery kasi kapag walang battery, yung clock, yung oras niya, parati natin papalitan. So, ayun ang battery niya. Oh. Nakikita ko na. Oh. Nakikita niyo na ba? Ayan siya. Oh. Ito. Yeah. Ayan yung battery. Ito. Ayan yung battery. Ito. Ito muna. Nakita niyo yung battery? Yan ang tinuturo ko. Yan yung battery. So, naituro ko na siguro yung mga parts ng CPU, no? Okay. Yung mga cable, ayan yung mga cable niya. Ito yung cable ng DVD. So, ayan yung blue. Tsaka yung ito. So, SATA na yung kanyang cable. SATA drive. SATA na. Ibig sabihin, yung hard disk din, SATA na siya. Oh. Ayan. SATA. So, naituro ko na siguro yung mga parts ng CPU. Ngayon, ituturo ko kung paano linisin yung CPU. Kasi napakarumi. Huh? Dirty siya, oh. Tingnan mo, oh. May spider web. Okay. May spider web. Para tumagal ang buhay ng CPU natin, kailangan nililinis natin. So, kukunin ko yung vacuum cleaner ko. Okay? Wait lang. Okay. Okay, guys. Kinuha ko na yung vacuum cleaner ko. Ito. Ito siya. Okay? So, blower ang gagamitin, ah. So, tingnan natin kung ano. Bubuksan ko muna, guys, ah. Okay, guys. Ayan na siya. Ilinisin na natin. So, ganyan lang. Tanggal lahat ng mga putuli niya.
Okay guys, tapos na nating linisin ang CPU gamit yung blower. Napakaingay nga lang ng blower, no? Ayan. Kapag na-blower na natin yan, natanggal na yung mga dumi niya, oh. Tanggal na kanina, madumi yan, oh. So, ngayon, kung may brush kayo, pwede pang brushin to, oh. Ayan, pwede yung brushin. Ha? Brush. Babrush yan. So, okay. So, ito yung memory, ha. Ngayon, kapag binuksan nyo, ngayon, eh, ayaw nang gumana dahil nilinis nyo, ha. Ito, galawin nyo lang itong memory nito. Tanggalin nyo, tapos ilagay nyo uli. Gagana na yung CPU. Okay? Ito, itong memory. Okay, pero siguro pag blower, gagana yung CPU nyo kahit linisin nyo. Kahit hindi na galawin to. Pagka hindi gumana, yun lang. For emergency, tanggalin nyo lang to. Then, lagay nyo uli. Testing nyo uli. So, kailangan nakalapat to, ah. Yung memory. Okay? Ganun lang kadali yung paglinis ng loob ng CPU. So, ngayon, bubuksan natin. Bubuksan natin yung computer para malaman natin na gumagana siya. So, kapag nalinis natin to monthly yung CPU nyo, tatagal yan yung CPU nyo. Hindi yan masisira. So, tatagal siya. Okay? Yan yung suggest ko sa inyo. Okay. So, ngayon, babalik ko muna sa dati, guys. Yung ano, tapos pahanda rin ko kung gumagana siya. Okay? Wait lang. Yan. Okay, guys. Nailagay ko na siya lahat. So, naibalik ko na yung cover. So, sa pagbalik ng cover, ganun lang din nila gagawin ninyo. Kung paano ninyo inalis, ganun din ang paglagay. So, ngayon, ikinonek ko na yung power supply dito sa 220 volts. Ito yun. Okay? So, punta ng 220 itong monitor. Ito yung 220 volts ang monitor. Ayan. Ayan siya. 220 volts ang monitor. Okay, papunta rito. Sinaksak siya sa dito sa 220. Okay, 220 volts. Tapos yung ito, itong serial cables para sa data output ng monitor. Ito yon. So, ayan. Inilagay ko siya dito sa CPU. So, ayan. Nakalagay na siya. Ngayon, itong keyboard. Ito yon. So, ito yung keyboard niya. Ito. Ayan. Yan yung keyboard. Yung keyboard, USB keyboard siya. Nilagay ko siya dito. Okay, ayan siya. So, ito yung mouse. Mouse, nilagay, USB din siya, nilagay ko dyan. Ayan. Ito yun, mouse. Okay? Ito yung mouse. Dito ko siya inilagay sa USB slot. Okay? Tapos, ano pa? Monitor, ito, headset. Itong headset. Ayan, yung headset. So, ito siya. Nilagay ko na rin yung headset. So, ngayon, kumpleto na. Nakasaksak na yung 220 volts. Yan. Saksak na siya. Nakalagay na lahat. Pagaganahin na lang natin. Okay? So, tingnan natin kung gumagana talaga. Okay? So, nalinis na natin ang CPU, loob ng CPU. So, wala na tayong problema sa maintenance. So, kung talagang di kayo marunong magbukas, guys, di ko kayo pinupwersa na kayo ang maglinis. Mayroong mga IT technician. Okay? So, tinuro ko lang kung paano linisin. Kung di nyo kaya afford. Kung di nyo afford mag tumawag ng IT technician, pwede kayo na lang. Okay? Basta yung ano, ha, yung 220 volts, tanggalin nyo bago linisin, ha? Baka makuryente pa kayo, ha? Upa sisihin ninyo. Okay? So, ngayon, pwede na natin siyang i-on. Ayan. I-on ko siya. Ito yung on niya bago sa power. Okay? So, ngayon, may power na siya. Ayan, power. Ngayon, pipindutin natin yung power. Ayan. Sabihin, gumagana na siya, oh, yung CPU. So, dito sa screen, makikita mo na gumagana na talaga siya, oh. Oh, ayan.
Okay? Yan yung basic parts ng computer. So, pag gumana na yan, pwede ka na gumawa. Pwede na yan. Gumagana na yung computer. So, ayan, kitang-kita naman ninyo, di ba?